Once again, good afternoon guys, grade 9 students of economics. So ngayon sa unit 2, aralin 3 about ito sa supply. So natapos na natin yung price elasticity of demand, ganyan naman ay ating talakayin ang ukol sa supply. So ano ba ang supply? Malalaman natin ang kahandaan, kakayahan ng mga producer upang matugunan ang kagustuhan at pangailangan ng mga consumer. So ang tinutukoy pala sa supply is yung mga supplier o mga producer. So gaano karami ang kaya niyang isupply ng producer sa mga mamimili. So tuklasin mo rito ang salik na nakapicture rito kung paan ito magbago sa presyo at iba pang salik. May iba't ibang mga gawain na inihanda, natataya sa iyong kaalaman, inasama, hikayat ka rito at mapagyaman mo ang iyong kaalaman. Kahalagahan ng supply center action ng consumer at producer tungo sa pamansang kaundaran. Ang konsepto ng supply bilang tugon sa maraming pangailangan ng tao na bibigyan ng pagkataon ng mga producer na lumikha ng produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Ang supply ay tumutukoy sa daming produkto o serbisyo na handa at kayang pagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Okay, yan ang kahulugan ng supply. So anong batas ng supply? Sinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied na isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kaya ipagbili. Kapag bumaba naman ang presyo, ay bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kaya ipagbili. So, si Teres Paribos. Kung ang batas ng demand, so iyon about sa mamimili o consumer. So, sa may milyon ang batas ng demand. So, kung halimbawa mataas ang presyo, kukunti ang demand. Pag mababa ang presyo, tataas ang demand o kagustuhang bumili ng mga may mili, kakayanan. Samantalang rito sa konsepto ng batas ng supply, so ang pinag-uusapan rito ang supplier o ang producer. So, yun namang nagpapatinda. So, ang gusto ng mga producer o supplier ay mataas na presyo. Pag mataas ang presyo ng bigas, syempre, dadamihan nila ang bigas na sinanduming, halimbawa, o bordagol. So, dadamihan nila ang supply ng bordagol kasi nga mataas ang presyo. Kasi sa supplier, ang binabantayan niya presyo, ang pagtaas ng presyo, para makarami siyang kita. Okay? Makarami siya ng kita o interest sa pagkita niya. So, yun ang sa part ng supplier. Okay. And then, syempre, pag mababa naman ang presyo, so, ang gagawin ng ano niyan is, kunti lang ang kanyang ipoproduce, kunti lang kanyang isusupply. Maaari, magkakaroon pa ng hoarding o pagtatago ng mga produkto. So, ang gagawin ng mga supplier o producer, no, yung mga wise kaayo, sabihin ng iba, sa Bisaya, Maro. So, itatago nila ang bigas. Para kung magkaroon ng, sabihin nating El Nino, tagtuyot, so, doon nila ipapalabas ang bigas na tinago nila para ang mga tao bumili kahit mahal, no? Mapipilitang bumili. So, yun ang sinasabi natin sa batas ng supply. Ang kagustuhan ng mga supplier producer ay talagang mataas na presyo para kumita. So, ayon rito sa batas ng supply, sa tuwing ang producer ay magdesisyon ng magproduce ng produkto o magkaloob ng serbisyo, ang presyo ng kanilang pangunahing pinagbabantayan. So, yung pangunahing talagang presyo. Pinapakita sa batas na ito na ang presyo ng produkto, no? O servisyos pamilihan ang pangunahing batayan ng produsa sa paglikha dahil dito higit na kanilang pagnanais na magbinta mas marami kapag mataas ang presyo. So anong supply schedule? Higit na maunawaan ang konsepto ng supply sa magitan ng supply schedule. Ang supply schedule ay isang talaan na napakita ng dami at kaya at gusto ang pagbilin ng producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa baba ang supply schedule. Okay, ang schedule na makikita rito sa talaan na yan ko, tumutukoy sa quantity supplied para sa kindis sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso, bawat piraso ng kindis, 10 lamang ang dami ng handa at kayang pagbili ng mga producer. Sa presyong 2 o 2 piso, bawat piraso, 20 piraso naman ang handa at kayang ipagbili. So, napansin ninyo, sa producer o supplier, sa batas ng supply, paparamihin nila ang kindi pag mahal, no? Maging 2 piso ang bawat piraso, simple, para ramihin nila ang kindi nila. Kasi ang sa batas ng supply,
o ang gusto na mangyari ng producer o supplier ay tumaas ang kanilang kikitain. So kaya nga ang mamimili nito ay talagang magiging wise, dapat maging wise spender pa rin, no? So ang graph sa taas ay batas supply schedule na nasa talahan na yan. Kung ilalapat sa graph na ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo ng quantity supplied ay maubo ang mga supply curve para rito. Halimbawa sa punto B, ang presyo ay piso, 10 peraso. Ang dami naman kindi na gusto at handa ipagbili ng producer. Sa punto C, ang presyo ay 2 piso, 20 na dami ng gusto. Okay, ganun. Ang supply function, ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamagitan ng supply function. Ito ay ang matematikong nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Mayroon itong pakita sa equation sa baba. Okay, QS is equal to F, then close, open parenthesis, P, close parenthesis. So, ang QS o quantity supplied ay ang matayang dependent variable at ang presyo naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QS sa pagbabago ng presyo o quantity supplied. So, kaya nga, so maraming quantity o maraming ibibigay ang mga producer o supplier na produkto basta mahal ang presyo. Nakakapagbago ng dami ng handa at kaya pagbili ng producer o supplier. So isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay sa equation na QS is equal to C plus BP. So kung saan ang QS is dami ng supply, ang P presyo, ang C is intercept, ang bilang ng QS kung ang presyo ay 0. So, D is equal to slope equals to QS over price. Nagsaad na kung ang relasyon ng P at QS ay positive at o negative. Nagpakita ang slope na pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang patunayan na ang dato sa supply schedule ay taas at ang supply function ay isa, suri at pag-aralan ng komputasyon sa ibaba. So, yun, supply function mula sa supply schedule para sa kindi. QS is equal to 0 plus 10P. Kapag ang P is, ang presyo ay piso, ano naman ang quantity supplied? Kapag ang P is equal 10 pesos, ano naman ang quantity supplied? So, yon. Again, makita natin, pag mahal nga ang presyo, 10 pesos bawat pirasong kindi, syempre, maraming ibibinta ang producer o supplier. So, yan ang batas ng supply. So, sa part naman ng batas ng demand ng mga tao, hindi sila bibili ng ganong karami na, na kindi, isa na lang, na isang kindi lang mabibili kasi nga mahal. So, iba pang salik na nakaapekto sa supply. Maliban sa presyo, may iba pang salik na nakaapekto sa supply. Ang pagsusuri ng mga salik na ito ay mahalagang malaman o pahigit na maging matalino sa paggawa ng desisyon ang mga producer or supplier. So, number one, pagbabago sa teknolohiya. Karaniwan na ang modernong teknolohiya ay makatulong sa producer na makabuo ng mas maraming supply na produkto. Dahil dito, maaring bumaba ang halaga ng produksyon na lalong hinihikayat ng mga producer na dagdagan ang mga supply. So, kailangan nila ng makinarya. Number 2, pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon. Ang paggawa ng produkto ay nangailangan ng iba't ibang salik gaya ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship. Sa bawat pagtaas ng presyo ng alinman salik, mga hulugan ito ng pagtaas ng kabuuang gastos ng produksyon, kaya maaring bumaba ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng presyo ay alinmang salik ay magdudulot rin ng pagbaba ng kabuuang gastos sa produksyon, kaya inaasahan ang pagdami ng supply. So, ganun ang nangyayari. No? So, halimbawa, kung mataas ang mga ingredients ng kanilang isusupply na product, so ang mangyayari niyan, kakaunti lang rin produkto ang magagawa nila. Pero kung mura lang ang mga ingredients o sangkap ng mga materials na ipoproduce nila o igagawa nila sa isang bagay na yon, no, kung mura lang, so marami silang magagawa at marami rin silang ipagbibili. Okay. So number 3, sa pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Ang salik nito ay mahihalintulad din sa bandwagon effect sa demand. Kung ano ang nauusong produkto ay nahikayat din ang mga producer o supplier na mag-produce at magtinda nito. Halimbawa, dahil nauuso ang pagtinda ng mga siupaw, milkshake at toasted siupaw, mas marami ang nahikayat na magtinda ng kaparehong produkto. So, yun ang nangyayari. So, kaya nga kung anong uso, no, ng mga mabinta ng mga produkto, yun rin ang gagawain ng mga producer o supplier kung ano ang mabinta, no. Okay, number 4, pagbabago sa presyo na kaugnay sa produkto.
Ang mga pagbabago sa presyo ng isang produkto ay nakaapekto sa quantity supplied ng mga produktong kaugnay nito. Halimbawa, ang magsaka ay nagtatanim ng palay at mais. Sa panahon ng mas mataas ang presyo ng mais, nagtatanim ng magaganyak siyang gamitin ang kabuuang lupa bilang taniman ng mais. Ito ay magdudulot ng pagbaba sa supply ng bigas at pagtaas naman ng supply ng mais. So ganyan ang ginagawa rin ng mga producer na, o supplier kagaya ng mga farmers. Pag maalaman ng farmer, no, kasi man ay isang halimbawa ang farmer o magsaka isang halimbawa sa mga producer o supplier. Pag malaman niya na mahal ang mais, so paramihin niya ang tanim na mais. So mangyayari, magiging kaunti nila ang bigas. No? So magmamahal ang bigas, no? Medyo magmumura ang mais sa ano naman, market. Pero sa part naman ng producer, ganahan siya anak kay magiging masaya siya dahil ito ay mahal kung ibinta niya. No? So yun. Number 5, expectation ng presyo. So nagkakaroon ng hoarding dito. Kung inasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng kanilang produkto sa madaling panahon, may pagtatago ng produkto o pang maibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hoarding na nagbubunga ng pagbaba ng supply sa pamilihan. Halimbawa, may paparating na bagyo sa tatama sa gitnang Luzon na isa sa pinagmulan ng supply ng bigas sa bansa. May ilang mapagsamantalang negosyante na nagtatago ng kanilang supply dahil sa inaasahang pagtaas sa presyo ng produkto. Kapag nangyari na ang inaasahang pagtaas ng presyo ng bigas, muli nilang ilalabas ang pamilihan o sa pamilihan at tinagong bigas. So, ganun yun ang style nila. So, ngayon, alam nyo na class, no? Alam nyo na grade 9, no? Na ang mga, sa batas ng supply, ang mga supplier ay nagiging wise din sila. Kung halimbawa, papansin nila na may darating na bagyo sa month of September, so ang gagawin nila, June pa lang o July, itatago na nila ang bigas nila. Para kung mag-ano naman, no, magkaroon ng pagbagyo, malakas na ano, so pamahalin nyo nila. Hindi kaya malaman nila na by February ay magkakaroon ng El Nino, tagtuyot, no? So, itatago nila ang bigas nila by December pa lang. Para pagdating ng February, ibibinta ito nila at mabinta ito nila ng mas mahal. Okay? Di na no choice naman ang tao. No? So, bibili na lang. Kaya nga, masaya ang mga supplier or producer sa mga panahong iyon. Dahil magkakaroon sila ng tinatawag na pagbibinta ng mahal. So, matalinong pagpapasya sa pagtugon ng mga pagbago ng salik na nakaapekto sa supply. Ang mga pagbabago sa salik ng supply may epekto na magiging kahinatnan sa negosyo. Dapat alam ng producer kung paano tutugon sa pagbabago ng mga naturang salik. Una, ang pagtaas ng gastusin sa produksyon ay nagresulta ng pagtaas ng presyo ng produkto. Hahantong naman ito sa pagbaba ng demand. Okay, o kakayanan ng pagbili ng mga tao. Ang pagtaas ng gastos na produksyon ay matutugunan sa pamamagitan ng efficient sa pamamaraan. Ibig sabihin, sa kakaunting salik na gagamitin ay nakakabuo ng maraming produkto.